magandang hapon. Actually, gabi na, 7 o'clock na, pero may araw pa, naglalaro ang aking mga apo dito sa labas. At, ayan silang lahat. Ayun, ayun. Lumabas din ako, narinig ko sila, nag-iingay-ingay dito. Oh, there's a car! Ha? So, ayan. Maingat naman sila dahil alam nila may bata. May mga bata. Sorry guys. I'm a hot mess. Hindi pa ako nagkukulay. Magkukulay ako ng hair. Malapit na. Kasi malapit na ang birthday ko. Imagine. I'm gonna be 60 years old in a few days. Weeks. September 2nd eh. Ano na ba ngayon? August 2021? I think. So, meron pang more or less mga 2 weeks bago ako maging 60 years old. Hindi pa naman masyadong halata, pero dito sa hair halata. Sabi ng aking husband, para ka lang 40 eh. Yay! Charot. Para lang daw kang 40 years old. I wish. So, ayan guys. Umiiyak na kasi ng mga tao kaya nagdadating na ng sasakyan galing sa mga work, sa opisina, everything. So ayan ang aming pamilya, tahimik lang. Mga apo ko, yan ang kayamanan. Yan ang kayamanan na priceless. Hindi mo yan matatapatan ng salapi, ang mga mahal natin sa buhay. Priceless yun ang lahat. Yes! Oh! Who? Snowflake. The snowflakes, why? Because? She poop! Oh my gosh! Dito, ang maganda, tingnan nyo ha, puntahan natin. Maganda rito. Alam nyo kung bakit. Halimbawa, may aso kang alaga. Bawat kanto merong ano, merong poop station. Teka, pakikita ko sa inyo. Lahat ng kanto meron, no? Tingnan nyo, nakasulat pet waste transmit disease, let's curb and clean up after your pet. So lahat yan, pwede kang kumuha ng libreng plastic bag, damputin mo yung poop ng aso mo at itapon sa basurahan. Hindi katulad sa ibang lugar na ay tumaa yung aso, stay here, tumaa yung aso, so iiwanan nila sa kalsada yung poop ng aso. Dito hindi pwede yun. Yan ay bilang respeto para sa lahat ng nakatira dito. So ayan guys, so kahit saan ka pumuntang kanto, meron silang plastic bag, trash bag para sa poop ng aso. Diba? Ang ganda, ang linis. Teka, pupunta ako dito sa harapan. Nasa likod tayo sa may garage. Punta tayo dito. Peter! Oh, Peter! Yeah, be careful, okay? Sumusunan na ako ng akin ako dito para mas makita nyo. Pakaganda, pakapresko. Tingnan nyo. Presko-presko. Ready to go, Andrew. Be careful, okay? Ay, may ibon. Ayan. Yun. Hindi natin nakuha ng camera. It's 7, ano na, 7 something. Look at the sunset, guys, ha? Pakita ko sa inyo. Ayan na. Okay. Sunset na. Bumababa na ang araw. Oh, car race! Car racing! Tell Papa! Come on, tell Papa!
There's a car racing. Granny's calling you. So, ayan, naglalaro sila. Car racing. Yung mga toy lang. The remote control. So, ayan guys. Upo muna tayo dito. Guys, umupo-upo muna si Granny. Relax muna tayo. Today is Thursday night. It's my day off and my husband's day off. So dito lang kami sa bahay. Bawal gumala. Pero mainit na ngayon. Hindi naman yung mainit na mainit, pero pa-summer na kasi dito. Kaya summer na, kumbaga. Nagsisimula na yung mga init-init. Itong summer na to ay hanggang September, October, mainit pa. Ayan yung pinakamainit ng bago ko dito, yung September, October. Diyos ko! Sunog-sunog ka. At iba ang klima dito sa atin. Pag mainit, hindi ka masyadong iitim. Maiitim ka din, pero dito, masusunog ka. Pero hindi mo aakalaing nasusunog ka na pala kasi yung buga ng hangin ang lamig. Katulad nung last 10 years ago na yata yun, nag-ano ko, nag-garden ako. Hindi ako nagpayong, wala kahit ano. Diyos ko, sabi ko malamig naman ang simoy ng hangin. So I don't need sombrero or umbrella. Naku, kinabukasan, my gosh, nag-sunburn ako. Tapos, ang itim ko parang kulay ube. Purple. Talaga, walang biro. Ang daling makasunog. Hindi mo mamamalayan. Iba dito. Kaya minsan lang may nagtataka. Taga-Amerika ka, bakit parang umitim ka dun? Ha? I'm still here, yeah. Sinusundan ako ng aking apo. Hey, be careful! So, ayun. So, guys, magpapahangin-hangin muna tayo rito. Itong aking apo. Si Jill, say hello! Say hi! Yung daw hair niya. Bad hair day! Hair bad day! Bad hair day! Be careful! So, ayan. Nag-spend kami ng buong araw dito lang sa bahay. Hindi kami lumalabas. Kung lumabas lang man kami, dito lang sa garage. At hindi sa labas ng... hindi yung sa labas na parang punta ng mall or something like that. Medyo stop muna kami dyan para siguradong-sigurado tayong hindi tayo magkakaroon ng problema in the near future. So guys, sana kayo rin laging mag-iingat at hindi natin nakikita ang ating mga kalakalaban. Kaya doble ingat tayong lahat. Okay guys, thank you and God bless. And dun sa hindi pa nakakapag-subscribe, please, mag-subscribe na po kayo. Dito lang yan. Kay Miss Eileen, sana po ay mag-subscribe kayo sa akin channel. Yung iba, pag in-invite ko mag-subscribe, biglang sasabihin, ay, wala pa akong pera. Libre lang po yan ang pagsusubscribe. Tapos, dito lang po sa YouTube yan. Pipindutin nyo lang po yung subscribe na word. Punta lang kayo sa Miss Eileen Forever. Yung Miss Eileen, M-S. Tapos yung Eileen, E-I-L-E-E-N. Tapos yung Forever, yung ano, literal na Forever. Miss Eileen Forever. So, walang babayaran. Libre lang po yan.
So guys, that's all for now. And I hope yung ibang hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po tayo dito. Naku, narinig nyo ba? I cannot stay here. I need to go back there. Okay, okay. Pinapauwi na ako ng apo ko. Okay po. Going home na. Bye for now. Cannot hear you. Come here. Come here. Come here. I can't hear you. Come here. What? You can't stay here. I cannot stay here. Why? We're gonna go in. Gonna go in? Why? You don't want Granny to stay here? We're gonna be alone. Oh, I'm gonna be alone here. Kita nyo yan? Ang bait-bait ng apo ko. Ayaw niya ako nag-iisa dito. I'm gonna be alone now. Banto, taboy tuta. Pag yung mga anak ko dati, pagka amoy araw, amoy tuta. Alam na nila yon, dapat na maligo dahil nangangamoy tuta na sila. Kayo din ha. Pag may naamoy kayo sa mga anak niyong maliliit, amoy tuta. Ibig sabihin, time to shower. Ganyan ako sa mga anak ko. Lagi kong sinasabihan na may tuta na kayo, maligo na. Tapos pag yung mabaho yung mga ulo nila, Anita Linda. Fan ka ba ni Anita Linda? Alam nyo, may mga cool na mami, mayroong mga serious na mami. Ako yung combination. Kung kailangan maging serious ako, magiging serious ako. Pero I'm a cool mom. Kaya yung mga anak ko minsan, hindi na nialalan pag gagagalit na ako. Chan-chan! Nako, pag nakita ko ng apo ko nandito pa ako, si JJ, sasabihin niyan, Granny, you need to go home now. I don't want you to be alone here. Go home. Kakatuwa. Pero pagalitan ako ng apo ko. Napaluin ako ng apo ko. Bakit ako nandito pa? Sige guys ha. Baka mamaya dumating na naman si JJ. Mapagalitan tayo. Okay guys. Bye for now.